Hello guys! I am Karina and welcome back to my YouTube channel. And for this vlog ay samahan niyo ako at pag-usapan natin ang packaging ng Rosemark Kagayaku Whitening and Slimming Capsule. Kaya guys, hindi na nga natin patatagalin, umpisahan na agad natin to. So guys, kung kayo ay bago sa aking channel, ay please, please do subscribe and hit the notification bell in case na magkaroon ako ng bagong video ay ma-notify agad kayo. At guys, ngayon ay balik na tayo dito sa Kagayaku Capsule. So guys, naisipan kong gawan ng video itong topic na ito dahil marami ang nagko-comment sa aking mga previous vlogs at tinatanong nila yung legitimacy or kung legit ba, kung original ba yung Kagayaku capsule na nabili nila dahil iba yung packaging na natanggap nila. So guys, yan ang pag-uusapan natin for this vlog. At dito sa picture na to ay ipapakita ko sa inyo ang original na packaging ng Kagayaku capsule. So guys, kung makikita nyo na frosted yung kanyang bote, transparent siya na malabo. Tapos ang cup niya ay color pink. Color pink na metallic. So ayun yung original na packaging ng Kagayaku capsule. At kung makikita nyo rin guys na yung capsule ay kalhati color white at kalhati naman ay color pink. So, ayan yung original na packaging ng Rosemark Kagayaku Whitening and Slimming Capsule. So, nung ako ay bumili ng glutathione na ito, ay ganyan din yung in-expect ko na matatanggap ko dahil nga, ayan yung naka-advertise. Pero guys, dun sa aking previous vlog ay ipinakita ko din yung actual na natanggap ko ay ganito ang kanyang bote. So, ipapakita ko din dyan sa picture dyan, ipa-flash ko sa inyo na ganito yung na-receive ko. At marami ang nagtatanong at kinakabahan dun sa mga item na nabili nila. Kung ang Kagayaku capsule ba na nabili nila ay legit, original, or fake. Kasi nga, ganito. So guys, naglabas ng memo or ng guideline si Rosemark na itong supplier ng Kagayaku na ang ganitong packaging ay temporary lamang dahil nagkaubusan ng bote kaya't ganito yung ginagamit nila ngayon. So guys, kung ganito yung matatanggap nyo na packaging ay huwag kayong magulat dahil naglabas naman sila ng memo or ng guideline na ganito na talaga yung packaging nila temporarily. At sa mga nagtatanong naman kung paano malalaman kung original ba or fake ang isang Kagayaku capsule na nabili nyo? So guys, kung makikita nyo dito sa gilid ng kanyang box ay merong QR code. So para saan ba itong QR code at paano ba natin malalaman kung legit or original yung item na nabili natin? So ganito yan guys, itong QR code ay ginagamit natin para malaman yung legitimacy or kung original ba yung Kagayaku na nabili natin. So, ang gagawin nyo lang guys, para sa mga hindi pa nakakaalam, ay isha-share ko lang, alam ko naman na alam nyo na to. Pero dun sa mga hindi pa nakakaalam, ay i-open nyo yung camera ng mobile nyo, nag-screen recording ako at ipapakita ko dito sa gilid ng aking screen. I-open nyo lang yung camera ng mobile nyo, make sure na kayo ay connected sa internet. At iscan nyo to, may lalabas na link, ikiklik nyo yung link na yon tulad ng nasa video at makikita nyo yung verification kung ang product na nabili nyo ay legit or original. So, ganun lang kadali guys para malaman kung legit ang isang Kagayaku capsule na nabili nyo from the market. So, ayan guys ha. Quick ano lang to, quick vlog para sa mga naguguluhan at sa mga kinakabahan sa kanilang Kagayaku na nabili kung original ba or hindi. So, meron QR code dito na malalaman nyo at magagamit nyo para malaman kung legit ba at original yung Kagayaku na nabili nyo.
And that's it for this vlog, guys. Quick vlog lang ito para guided din naman ang aking mga consumers sa Cagayaco capsule na nabili nila. And that's it for this vlog, guys. Thank you so much for watching my videos. And stay tuned lang kayo dahil marami pa akong naka-line up na product na i-review sa mga susunod na araw. And God bless sa ating lahat. Ingat kayo palagi.